23 araw na lang po bago ang halalan sa Mayo. Nagbabala ngayon ng COMELEC na i-disqualify ang mga kandidatong nakikipagsabwatan sa New People's Army para manalo. Ito'y kasunod ng paglabas ng listahan ng mga kandidatong nagbabayad umano sa NPA para sila'y makapagkampanya. Exclusive, nagpapatrol J. Ruiz. Mula sa isang military intelligence source, nakuha ng ABS-CBN ang kopya ng dokumentong nakalap ng militar sa mga nakaengkwentrong NPA. Laman ito ang listahan ng 89 na local at national candidates na susuportahan ng mga rebelde at makakaliwang grupo sa halalan. Nangunguna sa listahan si Nationalista Party Standard Bearer Senator Manny Villar. Naroroon din ang pangalan ni Party List Representative Satur Ocampo at Lisa Masa na natatakbo naman sa pagkasenador base sa dokumento. Ito ang napagkasunduan ng CPP-NPA sa kanilang pulong noong December 28, 2009 sa Barangay Agid, Sagada Mountain Province. 9 na gobernador, 10 kongresista, 31 alkalde ang kabilang din sa listahan. Ang kapalit umano ng suporta, ang pagbabayad ng permit to campaign o permit to win na nagkakahalaga ng 300,000 hanggang 5 milyong piso. Bagamat ayaw itong kumpirmahin ng militar. Sa pakikipagpulong ng ilang general sa COMELEC noong Biyernes, isinumbong nila ang lantarang pangongolekta umano ng campaign fees ng NPA, pati na rin ang pakikipag-alyansa sa kanila ng ilang opisyal ng gobyerno. Doon sa amount na nakalagay doon sa documents recovered during that encounter, 2 million for the national candidates, means for the president, vice president, and senator, and 1 million for the governors and vice governor, 500,000 for the congressman. Kaya apila nila ngayon sa COMELEC, ma-disqualify sana mga kandidatong nagbabayad ng campaign fees, lalo't nagagamit daw laban sa kanila ang pondo dahil pinambibili ito ng mga bagong baril ng mga rebelde. I even proposed and recommended to our commissioner na could we not include it in the COMELEC clause that those politicians will be paying PTCs should be sanctioned or that they will be immediately disqualified. Bilang tugon naman sa problema, pinag-aaralan na ng COMELEC na gawing election hotspots o areas of concern ang mga lugar na may malakas na impluensya ang NPA. Matagal na nangyayari yan eh. Yung permit to campaign, matagal na nangyayari yan sa atin na kaalaman eh. Na hindi lamang na masyadong open na open, pero matagal nang ginagawa nila yan. Ayon pa sa COMELEC, posible ring ma-disqualify ang kandidatong mapapatunayang nakikipagsabwatan sa mga rebelde, manalo lang sa halalan. Para kay Senatorial Candidate Lisa Masa, lumang akusasyon na ito ng militar. Itinanggi naman ng kampo ni Senador Villar na nagbayad sila at may plano maglabas ng pera sa anumang armadong grupo para lang makapangampanya. J. Ruiz, Patrol ng Pilipino.